Pili, pag wala as I said yan, earlier, excuse me. No, excuse ma'am, me. Excuse me kasi No, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, let me finish. To answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto niyo akong tumigil, papatigil niyo ako pag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi niyo binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, hindi you already assume... Hindi naman ako nagagalit. Sinasabi ko lang huwag niyong gawin yun. Pero ngayon po, sinabi niyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po sinasabi ko. As far as I know, Attorney, please stop using that offensive verb, insinuating. I am a very plain speaker. Okay, pwede I'm sorry. Lang, it's all right. Pwede okay. nyo lang sabihin mali yung fact na mali sinasay, po. Tinatanggi nyo yung sinabi ng ibang resource person. Apat na taon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-i-insinuate kasi dire-diretso na pong mag-usap. Okay, so please tell the committee, kinonfront nyo ba si Cassie Lin Ong or kinasuan nyo ba siya? Bakit nandyan yung pangalan nyo sa organization? Well, unang-una po, nalaman ko lang na nandun ang aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and naging professor ng constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the supplementary character. I don't need to argue with you about Opo, that, Attorney. Pero but you don't need to, excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate well, are. I'm just citing Please just po. Answer our question. My answer cite, po is that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, pag wala as I said yan, earlier, excuse me. No, excuse ma'am, me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, I was wait, asked let me finish. To answer. Yes, you hindi already answered in excess. Kapag gusto nyo akong tumigil, patigil nyo ako pag ako nag-explain. Yes. I thought we were Attorney. Engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what Sir, I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. And I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, will be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Salamat, Sen Sherwin. At salamat, Attorney Roque, sa apology niyo kay Sen Sherwin. All I'm saying is, there is no need for any resource person to cite the rules of the Senate to a Senate committee. We know that. So please just answer the questions which are being asked of each resource person at length with an embarrassment of time para masagot nyo yung mga tanong. But please stick to the topics and do not lecture a Senate committee about the rules of the Senate committee. We know that. We correct ourselves kapag lumalabag kami doon. So, I suppose your answer is hindi kayo nagreklamo kay Cassie Lin Ong, Liong, at hindi nyo siya kinasuhan kung bakit nandun yung pangalan nyo sa chart. As I said, madam, nalaman ko lang po yung pangalan ko nasa chart during the last hearing. Ang sinasabi ko po under oath as an officer of the court, hindi ko po inauthorize ang paglagay ng pangalan ko doon. Wala pong kinalaman sa paggawa ng dokumentong yan at wala pong kahit anong testimonya sa kahit sino na gumawa ng testimonya na nagsasabi na pumayag po ako. And I deny that under oath. All right. And sa interview nyo naman po kina Ted Filon at DJ Chacha, inamin nyo, quote, dinulog sa akin yung problema ni Cassie yung nangyari sa Lucky South. So mula mismo sa bibig ninyo, interes ng mismong Pogo ang miniting at fina-follow up nyo o inaareglo sa PAGCOR. Kasi nga po, si Cassie ay service provider ng Lucky South. So gaya po ng sinagot din ni Dennis Cunanan, pag may problema ang Lucky South, tumatawag sila doon sa mga tao na tutulungan sila dahil hindi nga po nag-i-English yung mga yan. Okay. So but, whether service provider o ano pa man, dinulog nyo yung problema ni Miss Cassie Liong at ng Lucky South na isang Pogo, dinulog nyo sa PAGCOR. Dinulog ko po right. dahil
pinakiusapan po ako nung service provider dahil wala po akong kahit sinong kakilala sa Lucky South. Well, kilala nyo si Cassie Leong siya, Lucky South po siya. Ay, hindi ko po siya kakilala as Lucky South dahil ito po mga dokumento nagpapakita na siya ay pumirma sa mga pleadings na ginawa ko nung ako po ay re-retain mga 2 weeks after that meeting para sa kasong ejectment. Kaya nga po paulit-ulit ako, hindi po nagtagal matapos yung meeting na yon, dinulog po sa akin itong mga kaso. At tatlong kaso po yan at lahat po ito ngayon isusumitin ko sa ating komite na nagpapatunay po na ang aking kliyente sa mga kasong ito ay will win at ang pumirma po ay si Cassie Ong bilang Corporate Secretary. Madam, I'm now turning over these documents and this consists of number one, ad cautela motion to quash or recall writ of execution filed before Branch 114 of the Regional Tri-Court of Angeles City, omnibus motion for its manifestation entry of appearance, and second manifestation remand of the case to MTC filed before the Municipal Trial Court of Porac, Pampanga, both of which contain the filing with our consent by one Catherine Cassandra L. Ong, Corporate Secretary, Whirlwind Corporation. And of course, the third one is a petition for annulment of judgment with application for temporary restraining order and writ of preliminary injunction, docketed as CA GR number 18013, filed with the Court of Appeals, also bearing verification and consent signed by Cassandra L. Ong as Corporate Secretary of Whirlwind Corporation. Salamat, okay, Attorney. Yes, ComSec, paki-receive kay Attorney Corporate Roque. Secretary, Your Honor. To the Committee Secretary. Yes, thank you. To the Committee Secretary. Yes. Speaking of Cassie Leong again, in contact po ba kayo sa kanya? Baka naman pwede niyong sabihan siya na mag-show up na dito. I will advise her to show up dahil kinakailangan talaga, especially to prove kung ano talaga yung reklamo niya kay Mr. Dennis Cunanan. Salamat. At kung nasa Singapore na siya, malapit lang naman mag-fly back. Ngayon, Attorney, Lucky South has 99 has had issues of criminality and illegal activity since 2021 and yet pinasilitate niyo itong problem-solving session sa PAGCOR. Bakit ma'am, po? Ang totoo po dyan ay, again, PAGCOR should be the one to clarify this. Yung na-introuble po dyan is a sub-licensee. Dahil tinanong ko po si Cassie dyan. Yung panahon po na meron pang sub-licensee at mother's title po, mother license ang Lucky South, ang na-introuble po dyan ay hindi po doon sa Porac. Doon po siya sa Friendship Highway. So it is saan a sub-licensee. Anong pangalan? Ang Friendship Highway po ay, it's also in Angeles City, no? Not in Porac anymore. Pero yan pong na-raid is not the Porac facility. It is a different location, a sub-licensee of Lucky ano South. Ano pong pangalan ng sub-licensee? Ay pareho naman po lahat yan eh. And the PAGCOR officials can confirm this. So it's also Lucky South 99? Well, because ginagamit po nila yung lisensya. Dahil nung unang panahon, allowed po ang mga sub-licensee. At nandiyan naman po ang past and present leadership ng PAGCOR. Kaya hindi po naapektuhan ang operation ng Lucky South dahil na-establish naman na hindi po yung Lucky South na nag-ooperate sa Porac ang may pagkakasala dun sa raid na yon.